parang wala ka ng combi brake system. At ang mangyayari dyan, mag-i-skid ka na. What's up mga kapatid? Once again, Motozar ang inyong lingkod. Sa video na ito, mag-adjust tayo ng ating combi brake ng ating Honda Click 125Fi version 2 and 3 and Honda Click 150 basta may combi brake system. Pagpinansin niyo itong adjustment mismo ng ating combi brake system sa Honda Click ko po. Ito, di ko na ho binago ito no, mula nung nabili ito. Kaya kung napansin ninyo, may kalawang na. So yan po ay naka-high na po yan. Kasi ang gitna niyan, medium. Yung low naman dito sa bandang right side. So nasa left side na po siya, ibig sabihin high na po yan. So hindi ko na babaguhin yan. Maliban sa mahirap buksan yan dahil ito, wala pa akong tools para dyan. Ay hindi ko nagagalawin yan. Kaya lang, kahit na hindi pa nagalaw yan at hindi pa nagalaw ito, actually wala pa akong ginalaw dyan, first ko parang maggalaw ngayon mga kaibigan, ay less na yung paggana ng combi brake ko mga kapatid. Kailangan ko muna mag hard braking dito bago gumalaw yun. Kung napansin nyo. O kung pansinin nyo. Ayan. May mahabang play po dyan. Ayan yung pihit ko no. Tapos pag tiningnan natin dito, ayan, pag tiningnan nyo, ayan o. May naririnig din kayo, no? Yung play, mga kapatid, dito ay masyado ng maluwang. Ayan. So, nakapagpreno na ako sa likod. Nang about 100% na preno, kumapit na yung likod. Hindi ko nababaguhin yan. Yung gulong, hindi na ako iikot yan. Ayan, napakatigas na niyang paikot. Ayan. Pero, yung nandito hindi pa nag-engage. Kailangan ko munang pumihit pa, no? So, yan yung rason kung bakit tayo mag-adjust. Isa sa nakita kong dahilan dyan mga kaibigan, kasi nakapag-adjust na ako dito. Ayaw ko rin naman kasi ng malalim, no? Yan yung play niya. Okay lang yan na play. So, nag-adjust na ako dyan. Yung play naman natin dito sa bandang hand grip natin, sa left side, sa rear brake natin, at saka sa combi brake. Tama lang, okay lang yan sa akin. Yan yung play niya. Yan yung play niya, play. Yung preno na kakagat na yung likod, ito. Yan. Sa akin, okay lang yan. Kaya lang problema, kailangan ko pang magpihit ng napakatigas ganyan. Para gumana yung nasa harapan. Pansinin nyo, saka siya tutunog. May sound dyan eh, click sound. You know. Mga kapatid, kung papansin ninyo ito, may clearance pa dyan oh. So kailangan ko pa ng matigas or malalim na pag-grip sa kabila para lang mag-engage yung aking front brake. Yan oh, yan. Yan yung play niya. Yan yung gusto kong mawala. Dito hindi na ako mag-adjust kasi tulad ng sinabi ko, naka-high na yan. Ganyan siya na ibigay na sa akin yung motor at di ko na babaguhin yan. So ang gagawin na lang natin mga kaibigan, yan, tanggalin lang natin yung clearance na yan. So dito tayo mag-adjust. Kasi sa ngayon no, na hindi ko pa siya in-adjust, parang ang datingan ng combi brake system ko is hindi na siya 70-30. Supposedly kasi 70-30 yan. 70% sa likod, 30% sa harap. Ang nangyayari, upon my own calculation, ang nangyayari parang ano lang eh, 95 tapos 5% ang preno sa harap. Napakababa na nun. Yun yung disadvantage nun. Pag sobrang pihit mo ganyan, akala mo may combi brake system ka pa. Dahil nga tiwala ka sa combi brake system mo at di ka gumamit ng preno na naharapan, preno sa harapan, then mag-i-skid yan. Pero sa mga sanay na na driver, kahit walang combi brake system, ay kayang-kaya naman natin yan. Kaya lang, para lang ipakita sa inyo na paano i-adjust, lalo pag naka-full na dito, ang ating combi brake system. So doon tayo mag-adjust sa kable mismo. Yan mga kaibigan, para ipakita ko sa inyo na hindi accurate yung 70-30 na percentage ng ating combi brake system sa ating Honda Click. Gagawa tayo ng illustration mga kaibigan. Ayan, kung mapapansin ninyo mga kapatid, matigas na yung pagpihit ko ng preno dyan. Pinaikot ko yung harap, free wheel siya, talagang malaya yung ikot. Then sa likod, yan, walang preno. I mean, walang ikot. Yan. So dyan, talagang pihit na ako sa preno. Siyempre, nag-stop na yung likod. But still, ang harap,
free will pa rin. Once again mga kaibigan, take note, ito yung tatanggalin nating clearance. Ayan. Gagamit naman tayo ngayon ng 12mm na open, tapos 10mm din na pang kontra, dyan sa dalawa na yan. Ayan, naluwagan na natin oh. So, pipihitin ko na lang yan. Higpitan natin. Kung pansinin niyo yung play na yan, mawawala yan habang pinipihit natin. Ayan yung play na yan. Yan yung tatanggalin lang natin. Sakto lang. Huwag masyadong higpitan. Habang pinipihit ko yan, pakaliwa, counterclockwise. Kung napapansin ninyo, nawawala yung clearance. Ulitin ko, no? O, yan yung dati. Ayan. Habang pinipihit yan, nawala yung clearance. Wala na. Yung tama lang, no? Huwag masyadong mahigpit. So, pag pinihit ko doon, ayan, gumagalaw na mga kapatid. Saka mo higpitan dito. Yun lang. Higpitan na lang natin. Ayan, pakita ko naman sa inyo na okay na yung ating combi brake system, no? Siguro hindi naman talaga ganun ka-accurate kasi wala naman tayong pang-measure yan kung 30% ba talaga sa harap or 70% sa likod. So, parang pakiramdaman na lang din, no? So, pakita ko lang sa inyo yung nag-i-epekto. So, ang tinanggal lang talaga natin yung play dito, no? Yan, no? Hindi na ganun kalaki. Nagbigay pa rin ako ng konting play. Pero hindi natin sinagad, oh. Kung pansinin ninyo. Hindi kay gaya kanina, yung play na napakalaki. So, kung napansin nyo rin dito, yan. Medyo lumuwang yung gap. So, yun lang nung ginawa ko na nag-adjust, no? Hindi ako nag-adjust dito kasi naka-high na yan, eh. Nakasagad na yan, eh. Hindi ko na pinakialaman. So, dito na lang ako sa kable. Nag-adjust. At nakita nyo naman yung epekto. Na kahit pa paano may kunting preno na sa harap. Siyempre, ganun pa lang naman yung pihit natin, eh. Iba pag nasa ano ka na, eh. Pag nasa real life situation, mas pipihit ka pa nyan. Depende sa sitwasyon. Pero at least, kapag nakapihit tayo ng ganyan, meron nang naitutulong sa kabila or sa harap. Hindi kagaya nung kanina na kailangan mo pa talaga ng sagarang pihitan. Nai-stress yung kable bago gumana yung harapan. So yun lang naman mga kapatid. Simple lang na ginawa natin. Simple lang yung masusundan ninyo yun. Thank you for watching.